Welcome to Tinker in the Dark. Good day to you, mga ka-tinker. Pasensya na po at medyo natagalan na naman tayo sa ating pag-upload ng bagong video. So sa ngayon po, sa video ito ay pag-uusapan po natin ang tinatawag nating refreshable braille display. Pero bago po tayo magsimula, ay gusto ko po munang magpasalamat dahil meron na po tayong 158 subscribers. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa channel na to, sa ating po mga subscriber, no, sa 158 subscribers. So, gaya po ng sinabi ko, ang pag-uusapan po natin na ngayon ay tungkol sa refreshable braille display. So, bago po tayo magsimula, kung bago ka sa aking channel or bago po tayo magpatuloy, ay huwag mo pong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para po maging updated ka kapag nag-upload po ako ng aking bagong mga videos. So, punta na po tayo sa ating topic. Basically po, or specifically, ang topic po natin ay Focus 14 Blue. Ito po ay isang refreshable braille display na gawa po ng Freedom Scientific. At ang kanila pong website ay www.freedomscientific.com. Yun po. So, ano po ba ang itsura ng isang braille display? Ito po yung braille display. So, ito ay Focus 14 braille display. So, tatlo po ang klase ng Focus Blue. Meron tayong 40 at 80. Ito po ay 14. So, maliit lang siya. Siya po yung pinakamaiksi, no? So, ang ibig sabihin ng 14 cells lang po yung kanyang braille, no? Yung nasa kanyang braille display. Sa isang line ay merong 14 cell. So, yung 40 po, merong 40 cell. Yung 80, may 80 cells. So, ayan po. Ito pong device na to ay hindi po siya plug and play, no? Kung alimbawa po ay ibang screen reader po yung gagamitin ninyo, hindi yung gawa ng Freedom Scientific, ito po ay hindi plug and play. So, pag binili nyo po ito, meron po itong companion CD na nandun po yung installer niya. So, kailangan nyo po munang install. Pero kung screen reader po na gamit nyo ay gawa din ng Freedom Scientific, ito po ay plug and play na. So, mamaya po, no, ipapakita ko yung mga na-try ko na screen reader na gamit itong Focus 14 Blue na to. So, kaya ko po sinasabi na itong mga screen reader, kasi po hindi nyo po magagamit itong Focus 14 Blue na to or braille display na to kung wala pong naka-install na screen reader. So, ano-ano nga po ba yung mga screen reader na compatible dito? So, yung mga na-try ko po, ito po yung mga na-try ko na. Siyempre, yung Job Access with Speech or JAWS na gawa din po ng Freedom Scientific. Ito po yung sinasabi ko na kapag ito po yung naka-install sa computer nyo, plug and play na po siya kasi may support na po, no? Automatic naka-install na po yung driver. Pero kung ang gagamitin nyo po ay ito, yung NonVisual Desktop Access or NVDA, ito po ay free po na screen reader, no, na pwede nating i-download. At meron din po tayong video nito kung paano siyang i-download at paano i-install. So, ito po, pag ito yung gamit nyo, kailangan nyo po munang install yung driver dun sa companion CD, no? At compatible din po ito sa VoiceOver. Sa screen reader po ng iOS,
at ng mga Mac. So ayan po. So balik po tayo dito sa ating braille display. So ito po, pag-aralan po muna natin, ipapakita ko muna sa inyo yung mga buttons. So sa ano po, sa mga bago, may konting pagkakaiba po ito, no? Kasi ito po ay third generation pa lang yung sample natin. Pero yung mga bago po ngayon ay nasa fifth generation na. Okay, pero halos pareho din naman po. May konting, syempre, may upgrade naman siya. So, sa gawing kaliwa po ng device, makikita po natin yung micro USB, yung lalagyan ng micro USB. Ito po yung data cable, no? Dito natin ilalagay yung data cable na ikakabit naman po natin sa computer natin. Tapos, ito po yung power. So, ayan po. By the way, pagka po kinonect nyo ito sa computer po ninyo, hindi nyo na po kailangang pindutin yung power, no? Pag via USB po yung pagka-connect ninyo, automatic po magbubuka siya. Ginagamit lang po natin yung power kapag ka kinonect nyo po siya via Bluetooth. So, ayun po. Dalawang klaseng connection po yung pwede nito, no? Pwede siyang via USB, pwede siya pong via Bluetooth connectivity. So, ito po yung data cable na ginagamit natin, no? May micro. Tapos sa kabilang dulo po ay meron tayong type A o yung karaniwan na USB. Na siya naman, ito naman yung sinasaksak natin doon sa computer natin. So, bago po natin siya isaksak, papakita ko po muna yung mga ibang buttons. Ito po yung ating mga cells, no? Braille cells. Ito po yan. 14 po lahat yan. Tapos sa dalawang magkabilang dulo po niyan, sa kaliwa at sa kanan, ito po yung tinatawag nating knob rocker. Meron po tayong up, down. Dito rin sa kanan, meron tayong up, down. Ito. Tapos sa ibabaw po ng knob rocker na to, meron tayong knob mode button or navigation mode. Ito pong knob rocker natin or navigation rocker, mababago po yung mode niyan pag pinindot natin ito, no, yung knob mode button sa ibabaw nila. Meron sa kaliwa at meron din sa kanan. Sa ibabaw naman po nitong mga braille cell ay meron tayong tinatawag na cursor router button. Ito pong mga cursor router button natin na to, ginagamit natin to para makontrol natin yung cursor kung saan siya tatapat. Okay. And then, sa baba po ng mga braille cell, ay meron po tayong spacebar. At dito naman po, sa ibabaw ng mga cursor router button, ay meron po tayong mga buttons na parang katulad ng Perkins Brailler. No, halimbawa po, ito ay dot 1, dot 2, dot 3, ito naman po ay dot 4, dot 5, dot 6. Ito naman po dot 8 na nagsisilbi nating enter, at ito pong isa ay dot 7 na nagsisilbi naman nating spacebar. Nagsisilbi nating backspace. Sorry po. Yung dot 7 po ay backspace. Ngayon, sa harapan naman po, gawing harapan, ito po yung ating selector button, left selector button, para po siyang concave. Meron din po tayong right selection button, pareho po niya, naka-concave din. Tapos, ito pong susunod, left rocker, ito pong isa, right rocker. Ito po naman ay left panning button. Ito naman ay right panning button. Ito ay left shift. Ito ay right shift. So, yun po yung mga buttons na nasa bandang harapan. Ito naman sa ibabaw, na-discuss na po natin kanina. Okay? So, paano po siya i-connect? So, ilalagay po natin
itong micro USB. Kakabit natin dito. Lagyan natin mabuti. Yan. Yan. Pag nakalagay na po siyang mabuti, ito pong kabilang side, itong type A, isasaksak po natin sa computer natin. Saksak muna po natin. Yon. So, nasaksak na po natin. Ngayon, pagka po nasaksak na natin siya at naka-install po yung ano natin, yung ating driver, no? Ipapakita ko po sa inyo na pwede tayong magsulat gamit po itong ano natin, parang mga Perkins Braille button. So, ngayon po, makikita nyo sa gawing kaliwa ay yung device at yung kamay ko, no? Kung paano ko siyang pipindutin. At dun sa kanan naman po, ay yan po yung ating screen ng computer natin, no? Sa ngayon po, nakabukas yung notepad para makita nyo po kung paano, kung paano po siya magsulat. Yan. So, sulat po tayo. Yan. Okay, sinulat ko yung pangalan ko. Purahin natin. Gamit ang .7. Okay, magsulat ulit tayo ng mas mahaba-haba. Yan. So, ngayon po, nakapagsulat na tayo. Lagi ko muna po yung cursor dun sa pinakauna. So, ito po yung gamit. Ito na po yung gamit nung ating cursor router button. So, gaya po ng sinabi ko kanina, pag pinindot natin yung button sa tapat ng cell, dun po siya pumupunta. So, pipindutin ko po yung router sa tapat po ng E, ng welcome, yan, nandun na po yung cursor natin. So, makikita nyo rin po yung cursor dito sa braille display, may nagbiblink po, no, yung .78, nagbiblink siya. Ito yung ibig sabihin na ito yung cursor niya. So, halimbawa, nilagay ko yung cursor natin sa pagkatapos ng E. Pagpindot ko ng backspace, mabubura yan. So, yan po yung gamit niya, no? Madali kang mag-click kung nasang character siya. So, para madali po yung pag-i-edit. So, pwede pong mas mabilis pong mag-edit kapag may braille display ka. So, ayun po. Ito po yung pinaka-basic na function ng braille display. So, sana po ay may natutunan po kayo. At kung bago ka po sa aking channel, ay huwag mo pong kalimutang i-click yung subscribe button at ang notification bell para po ma-update ka sa ating pong mga bagong video. So, ito po yung basic, parang introduction po ng refreshable braille display, itong video po na to. So, yung sa mga susunod po na i-upload natin, papakita na po natin kung paano naman siya gamitin pag naka-connect na po siya sa computer at kung paano naman siya pag naka-connect naman siya sa isang smartphone. So, hanggang dito na lang po muna, mga katinker. Maraming salamat po at kita-kita po tayo ulit sa susunod na video.